at sambahin ang puon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva po ang Jesus Nazareno, awit at paburi alay namin sa iyo. Tingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva po ang Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon sa Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo na way sumain inyong lahat. At sumain niyo rin. Magpasalamat po tayo, tumanaw tayo ng utang na loob sa mga biyayang ipinagkakaloob sa atin ng Poong Senyor. Mga kapatid, aminin natin ating makasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong kami mabihisan ng tanang kabutihan ng puso ng iyong anak na minamahal at pag-alabi nawa kami ng kanyang loobin at kaisipan upang kaming naging kanyang kalarawan ay maging dapat makasalo sa walang maliw na katubusan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Siyupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Sirak. Si David ay hinirang sa lahat ng kalalakihan sa Israel, parang taba na inihiwalay sa handog na iniaalay. Pinaglaruan lamang niya ang leon na wari bisirong kambing at ang mga oso na wari maliliit na tupa. Pinatilyo pa lamang siya nang patayin niya ang higante at sagipin sa kahihiyan ang bayang Israel. Pinabagsak niya ang palalong si Goliath sa pamamagitan ng isang bato na ibinala niya sa kanyang saltik. Sapagkat nanawagan siya sa Panginoong kataas-taasan, pinagibayo nito ang lakas ng kayang bisig at napatay niya ang batikang mandirigma ng kaaway upang igalang ang mga bansa ang kapangyarihan ng kanyang bayan. Kaya tinawag siyang ang nagwagi sa 10,000. At noong igawad sa kanya ang korona ng paghari, ipinagdiwang siya ng bayan sapagkat hinirang siya ng Panginoon. Nilupig niya ang mga kaaway sa Filisteo at pinasuko sila hanggang sa panahong ito. Nagpasalamat siya sa Diyos sa lahat niyang nagawa, sa kataas-taasan at kabanal-banalan niyang inukol ang karangalan. Humabi siya ng mga awit at nagmumula sa kabuturan ng puso upang ipakilala ang pag-ibig niya sa may kapal. Naglagay siya ng mga awit at manunugtog upang umawit sa harap ng altar sa saliw ng mga alpa. Pinaringal niya ang pagdiriwang ng mga pista at itinakda ang kanilang mga araw sa loob ng isang taon.
Ano pa't umaalingaungaw ang katahanan ng Panginoon? Ang papuri sa kanyang banal na pangalan mula sa pagbubukhang liwayway hanggang sa paglubog ng araw. Pinatawad siya ng Panginoon sa kanyang mga kasalanan at ibinigay sa kanya ang kapangyarihang magpakailanman. Iginawad sa kanya ang korona ng pagkahari at ipinangako sa kanyang angkan ang trono ng Israel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin ang Diyos ng lahat, siya'y aking tagapagligtas. Purihin ang Diyos ng lahat, siya'y aking tagapagligtas. Ang Diyos na ito ay ganap ang gawa, at maaasahan ang kanyang salita. Siya ay kalasag na mayroong nasa, at naghahanap ng kanyang kalinga. Purihin ang Diyos ng lahat, siya'y aking tagapagligtas. Panginooy buhay, siya'y tagapagligtas. Matibay kong muog, purihin ng lahat. Kaya pupurihin kita't aawitan. Sa lahat ng bansa nitong daigdigan, ako ay aawit sa iyong harapan. Purihin ang Diyos ng lahat, siya'y aking tagapagligtas. Sa piniling hari, dakilang tagumpay, ang kaloob ng Diyos sa kanyang hinirang. Ang pag-ibig niya'y walang katapusan kay David at lahat niyang mga angkan. Purihin ang Diyos ng lahat, siya'y aking tagapagligtas. Tayo na po ang lahat. Ang salitang mula sa Diyos, kapag isinasaloob, ay mamumunga ng lubos. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong yun nakarating kay Haring Herodes ang balita tungkol kay Jesus, sapagkat bantog na bantog ang pangalan nito, may nagsasabi siya si Juan Bautista na muling binuhay, kaya't nakagagawa siya ng mga himala. May nagsasabi naman siya si Elias, siya'y propeta, katulad ng mga propeta nung una, anang iba pa. Sinabi naman ni Herodes nang mabalitaan niya ito, muling nabuhay si Juan na pinapugutan ko. Si Herodes ang nagpahuli, nagpagapos, nagpabilanggo kay Juan dahil kay Herodias. Ang babaeng ito, asawa ni Pilipin na kapatid ni Herodes. Ngunit kinakasama niya, laging sinasabi sa kanya ni Juan, hindi matuwid na kunin ninyo ang asawa ng iyong kapatid. Kaya't si Herodias ay nagkimkim ng galit kay Juan. Hinagad niyang ipapatay ito. Ngunit hindi niya magawa sapagkat natatakot si Herodes kay Juan. Alam niya itong taong matuwid at banal, kaya't ipinagsasanggalang niya. Gustong-gusto niyang makinig kay Juan, bagamat labis siyang nabagabag sa mga sinasabi nito. Sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon si Herodias ng anyayahan ni Herodes. Sa kanyang karawan ang mga kagawad, mga pinuno ng hukbo at mga pangunahing mamamayan ng Galilea. Pumasok ang anak na babae ni Herodias at nagsayaw, labis na nasiyahan
si Herodes at ang mga panauhin. Kaya't sinabi ng hari sa dalaga, hingin mo sa akin ang anumang ibig mo at ibibigay ko sa iyo. At naisumpa pa niyang ibibigay kahit kalahati ng kanyang kaharian kung ito ay hihilingin. Lumabas ang dalaga at tinanong sa kanyang ina, ano ang hihilingin ko? Ang ulo ni Juan Bautista, sagot ng ina. Dali-daling nagbalik ang dalaga si kinaroroonan ng hari. Ang ibig ko po'y ibigay ninyo sa akin ngayon din sa isang pinggan. Ang ulo ni Juan Bautista, sabi niya, labis na nalungkot ang hari. Ngunit dahil sa kanyang sumpa na narinig na kanyang mga panauhin, hindi niya natanggihan ang dalaga. Agad niyang iniutos sa bantay na dalhin sa kanyang ulo ni Juan. Sumunod ang bantay at pinugutan si Juan sa bilangguan. Inilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Ibinigay naman yon ng dalaga sa kanyang ina. Nang mabalita nito ng mga alagad ni Juan, kinuha nila ang kanyang bangkay at inilibing. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po na po ang lahat. Binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Unang Biyernes ngayon po, tayo po'y magpasalamat lagi sa kabaitan ng Panginoon sa atin. Eh, hindi ko na pahabain ang aking homilya. Natutuwa lang ako, puno pang simbahan natin. Ang ating ebanghelyo ayon kay San Marcos, tungkol kay Juan Bautista ang ating patron, uliran, patnubay, gabay, halimbawa, ehemplo, pintakasi. Sa simula ng buhay niya at hanggang dulo, siya'y nauna pagsasakripisyo ang kanyang buhay. At hindi niya inangkin ang liwanag, kasikatan sa kanya. Ang sabi niya, hindi ako ang Mesiyas, si Jesus, siya ang kordera ng Diyos, siya dapat mapadakila. Hihina na ako, tatago na ako. Hindi ako karapat-dapat kalagi ng tali sa kanyang sandalyas. Ginampanan niya ang misyon niya sa buhay. Sana matularan po natin ito sa tulong ni Maria, ni San Jose. Nawa po, katulad tayo ni Juan Bautista. Kabilang sa kanyang komunidad, sumusunod sa kalooban para sa kanya. At si tayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, magiging matagumpay lamang ang ating pakikipaglaban sa pwersa ng kasamaan kung magsasama-sama tayo sa panalangin. Tugon po natin, Panginoon, lumakad nawa kami lagi sa katotohanan. Panginoon, lumakad nawa kami lagi sa katotohanan. Tulad ni San Juan, ang mga namumuno ng simbahan, naway maging matapang na mga tagapagpahayag ng Ebanghelyo ng katotohanan, manalangin tayo. Panginoon, lumakad nawa kami lagi sa katotohanan. Tayong lahat naway tumulong ng buong puso sa pakikipaglaban ng simbahan sa mga madidilim na puwersa na siyang umaalipin sa tao, manalangin tayo. Panginoon, lumakad nawa kami lagi sa katotohanan. Tayong mga Kristiyano, naway maging hayag sa pagsasalita sa ating mga alalahanin laban sa mga taong nagsasamantala at sa mga sinasamantala, manalangin tayo. Panginoon, lumakad nawa kami lagi sa katotohanan. Ang mga biktima ng opresyon, naway magtamo ng katarungan, kalayaan at kapayapaan, manalangin tayo.
Panginoon, lumakad nawa kami lagi sa katotohanan. Makalangit na Ama, hindi nagbabago o kumukupas ang iyong pag-ibig sa amin. Bigyan mo kami ng katapangan na manahan sa iyong presensya sa lahat ng araw. Hiniling namin sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Nazareno, naririto kami sa harap mo. Alak at tinapay, alay namin sa'yo mula sa tangkay ng ubas at butil ng trigo upang maging dugo't katawan mo. Jesus Nazareno, alak at tinapay, sa tanan ay nagbibigay buhay. Biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming hiling pagpapalat, buhay na dalisay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurian niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambahan niyang banal. Ama namin lumikha, ikaw ay puspos ng awa't pag-ibig sa tanan. At dahil sa iyong pag-ibig na nag-uumapaw, ibinigay mo sa amin ang bugtong mong anak na pinakamamahal. Ipagkalo mo kami makaisa niyang lubusan upang ang pagsamba sa iyo marapat naming maialay sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. Amen. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. At sumayin niyo rin. Pasalamatan natin ang Panginoon natin Diyos. Tanasan namin sa Panginoon. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng sa Kristo na aming Panginoon. Dakilang pag-ibig niya ang nagbunsod na maghain ang sarili ng kami matubos, kaya't itinampok siyang nakabayubay sa krus. Mula sa kanyang tagilirang sinibat, dugo't tubig ay masaganang dumanak, kaya't sambanay mo dito'y nabanaag. Ito ang sangkatauhang naaakit sa puso ng anak na sumasagib sa mga dumudulog ng batis sa kanyang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kalob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bagi niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya yun. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggantipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sige, pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Katinaalay namin sa iyong tinapi na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amen. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat mapumanaw. Ipagdasal natin ang lahat na mayumao sa kapanahunan ng pandemya. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagdapating kami lahat na makasali sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos. Nuestra Señora de la Buena Hora, ng kabyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, ni San Juan Bautista at ang lahat ng mabanal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng manakakagaling na utos sa turo ni Heso Kristo ng Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawat namin sa nakakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyong aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungyan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. At pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa yun sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumayin po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. At silot po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis na kasalanan ng sanlibutan, mapalad na mainayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay, sa krus ay namatay, upang kami ay mabuhay. Buong Jesus, Nazareno, patawad po sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y iaalay, ang lahat ay ibibigay. Puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Buong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusa, ika'y kasama ko. Ang samo ko dasal, sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Kung Jesus Nazareno, salamat po, ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Announcement, magkakaroon po tayo ng second collection para sa Disaster Relief Fund na ipinantutulong ng ating simbahan sa mga naapektuhan at nasalanta ng mga sakuna at kalamidad. Tumulong po tayo. Maraming salamat po. Walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapili niya. Pagsitayo po ang lahat. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal, kami nagsalo-salo sa iyong piging ng pag-ibig na banal ay nagmamakaawang iyong pagbigyan upang si Kristo ay makalarawan sa lupang ibabaw at maging marapat na makatabal siya sa kalangitan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasin may mga karamdaman, dingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na nang ika'y narito pa sa daigdig, maraming gumaling dahil sa pagkatanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ika'y nalulahati na dyan sa langit, nananalig kami ngayong pamamagitan ni lubang magaling. Iyalay mo po sa Panginoon Diyos, sharing aming mahinaing at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoon sa Kristo at iyong po mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa tanang masama. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa tanang masama. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa tanang masama. Pagbabasbas sa mga deboto na kanilang mga kahilingan at dasalan. Mahal na pong Jesus Nazareno, niyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo kahilingan niyo ang kanilang nagsusumamo sa iyo, makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin na kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po niyo mga daladala nila mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon ito na may maalala nila mga pangalan sa binyag
na kaibigan at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangrihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Paglayin po niyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Cristo Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Cristo Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka na amin. Magsiupo mo muna ang lahat.